tumayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa gitna ng nararanasan nating mga pagkakahati at pagkawatak-watak sa ating buhay, pinapaalalahanan tayo ng ating pong Jesus Nazareno na sa huli, ang siyang pinakamahalaga ay ang pakikipagkaisa natin sa Kanya, gaya ng pakikipagkaisa niya sa Ama. Naway sa mga karanasan na tayo'y nararamdaman nating naiiba sa bawat isa, tayo pa rin ay tinatawag sa pakikipagkaisang tunay, hindi kaplastikan, pero yung dala ng ating pagiging kapwa sa bawat isa, tayo ay nakikiramay, nakikilakbay sa kanila. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasaamin nawa ang kakayahang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatwid bagay kay Jesus."
Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit gumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paanong iyong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong iyong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po ituwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin nino man. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tayo po ba'y may pakikipagkaisa sa ating Panginoon? Sa mga salita po ng mabuting balita ngayon, para bang nagbibigay na ng propesya ang ating Poong Hesus Nazareno. At sabi ng mga nag-aaral ng banal na kasulatan, ito raw ay pangitain ng mangyayari sa unang simbahan. Nakita na ng Panginoon na siya ay iiwan ng iba. Nakita na ng Panginoon na sa kabila ng pagsagupa sa mga naniniwala sa kanya ay may mga aalis, may mga hihiwalay sa pananampalataya dahil sila ay ginigiit at ang buhay ay kapalit. Subalit may mga martir na mamamatay para sa kanilang pananampalatayang Kristiyano. Gayunpaman, sabi niya, bagamat may pagkakawatak-watak, bagamat may maiiwan, mang-iiwan sa totoo lang, no? Ay siya ay mananatiling tapat sa kanyang misyon. At nakita po natin ito, no? Iniwan siya ng mga apostol, si San Pedro mismo ay siyang itinanggi ang kanyang pagkakakilala sa ating Panginoon. Subalit, dala-dala ng kanyang kaalamang siya ay kaisa ng Ama at siya ay tinutupad ang kalooban ng Ama, ay nagpatuloy siya sa krus, namatay at sa kanyang pagkamatay, muling nabuhay at muling pinagkaisa ang mga tagasunod sa kanya. Sa atin pong kasalukuyang panahon, hindi man tayo nagigiit dala ng ating pananampalataya, ay sa araw-araw nating buhay ay may mga karanasan tayo na pagkakaiba, pagkakahiwalay, pagkakawatak-watak. Siguro sa pamilya na nga lang, no? May mga hindi tayo mapagkasunduan talaga, no? Okay pa yung mga sa mga bata eh. Okay pa yung sa pamilya na mga magulang at mga anak, kasi yung mga bagay na yan, bahagi ng paglago. Pero nakikita natin, no, sa ibang mga pamilya, may mga sugat na hindi mahilom. Mga anak na ayaw umuwi sa bahay. Ultimong mga asawa ring ayaw umuwi sa bahay. Dahil may pagkakaiba sa pag-iisip, may pagkakaiba sa pananaw. Sa pagpasok natin sa trabaho, may mga taong tingin pa lang nila ayaw na natin silang makita. Eh lalo pa kaya pag naging katrabaho natin, no? Minsan tayo akala ang tingin natin sa sarili natin, nagtatrabaho ng maayos, tapos yung kasama natin na hindi natin kasundo, lahat na lang ng problema, siya ang nagiging sanhi. Pero di natin alam, problema din tayo para sa iba. Ganon din sa ating mga kaibigan. Iba yung kanilang nasa isip na pakikitungo. Iba rin ang sa atin. Kaya minsan, di tayo nagkakasundo. Pero, sa kabila ng lahat, ano ang iniiwan sa atin ng ating Poong Hesus Nazareno? Ako ay nakikipagkaisa sa Ama. At sa ganoong paraan, tinutupad ko ang kanyang kalooban. At isa itong tawag na sa kabila ng mga bagay na naghihiwalay at nag-iiba sa atin, matuto sana tayong makipagkaisa sa kapwa. Hindi man tayo may mga kasundo, pero sana naman kahit papano, marunong tayong makipagkapwa ng maayos. Hindi yung plastic, ngiti-ngiti lang tayo, pero pagtalikod, pag-uusapan na natin. O kaya, dahil pakiramdam natin, iba tayo, nagkakaroon tayo ng sariling agenda sa buhay. Humihiwalay tayo sa iba, nagkakaroon tayo ng sariling biyahe, sariling trip, sariling pamamalakad. Subalit, maaari namang magsama-sama. Subalit, maaari namang pag-usapan yung mga pagkakaiba natin.
Maaari din naman tayo makipagkasundo sa mga bagay na nag-iisa sa atin kaysa manatili sa mga naghihiwalay sa atin. Nung sa unang pagbasa, nakita natin si San Pablo. Pagpasok sa Efeso, may mga nabinyagan kay Juan. Pero sabi niya, kung ang sa pagbibinyag ni kay Juan ay pagsisisi, bagong buhay ang iniaalay ng ating Pong Jesus Nazareno. At saka pagkatapos ng binyag at pagpatong ng kamay, no? Hindi naman sila naging iisa ang sinasabi. Hindi naman nagbago yung mga pagkatao nila. Sa katunayan, dala ng Espiritu Santo, lumabas pa lalo yung pagkakaiba nila. Nagsalita sila ng iba't ibang mga wika. Pero yung pagkakaiba, hindi naging hadlang sa pagkakaisa. Sa katunayan, mas nakipagkaisa nga ang komunidad sa Efeso dahil sa kanilang pagkakaiba. Dahil iba-iba yung pananaw nila, iba't iba yung pagtingin nila at mas malalim sa mga bagay. Dahil iba-iba ang kakayahan nila, mas marami silang nagagawa sa ngalan ng Panginoon. Iba-iba silang mga tao, subalit sa pagkakaiba, sila ay nagkakaisa sa ating Poong Jesus Nazareno. Ang siyang, ayon sa kanya, napagtagumpayan ang lahat sa sanlibutan. Ibig sabihin, yung kanyang pagkakaisa ang nangunguna sa lahat, bago sa lahat ng pagkakaiba. Kaya maganda pong ipagpanalangin sa pagpapatuloy ng ating banal na misa na tignan natin, paano ba nagiging iba sa akin, sa pananaw ko, yung aking mga kapamilya, yung aking mga katrabaho, yung aking mga kaibigan at kasama sa buhay. At sana mula sa pagkakaibang yun, ay matuto rin tayong makipagkapwa sa kanila. Matuto rin tayong hilumi ng mga sugat na isinanhi ng mga ito. At mula sa pagkakaiba, makipagkaisa, makipagkapwa, makipagdamayan sa kanila. Sapagkat binibigyang halaga ng Diyos ang pagkakaiba ng bawat isa. Subalit ito'y daan para sa higit na pagkakaisa sa Kanya. Mahal na Poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Tumayo po ang lahat. Pagkatapos mapagtagumpayan ni Jesus ang mundo, isinugo niya ang Espiritu upang tulungan tayo sa mga hinaharap nating pagsubok at sa ating misyon na magpatotoo sa Kanya. Manalangin tayo upang pagkalooban tayo ng lakas at hilingin ang Kanyang tulong sa ating mga pangangailangan. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga inuusig, naway magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa kanilang paniniwala. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga natutukso, naway mapaglabanan ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga nag-aalay kay Kristo ng kanilang gawain, propesyon at negosyo, naway makatanggap ng lakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Kristiyanong paraan. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nakapagpapagaling na haplos ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng maningning na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay.
Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, at lahat ang nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang pagkakaiba ng mga kakayahan ay nagkakaisa sa paglilingkod sa ating kapwa sa ngalan ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Makapangyarihang Ama, magagawa mo ang lahat ng bagay. Marapatin mong gamitin namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa para sa iyong ikaluluwalhati. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na amin hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugtan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain ng ginanap ng anak mong giliw sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin. At ang aming kalooban ay iyong palakasin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.